Yo! So, ayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tao sa inyong lahat. So, ngayon, magkakaroon naman tayo ng review, yan, toy reviews. At ngayon, syempre, ang ating, syempre, ang i-review natin ay, tada! Ayan, isa siyang vinyl figure. So, ayan. So, naglalakad ako kanina sa mall, tapos, nakapadala ako sa fake bar. Tapos nakita ko to, yan, Tokyo Gold. Ang gusto ko sana nga, ang gusto ko sana talagang bilhin si Kaneki-kun. Kaya nga lang, wala eh, mahina ang bigayan eh. So, ayun, bili natin si Touka. So, ayan na siya. Nabibili natin siya sa 550 pesos sa Philbar. Yan, sa SM Furview. Yan, punta na kayo. Yan. So, ayan, nakikita natin. Ngayon, yung box muna. Check muna natin siya. Yung outer niya. So, nakalagay dito, Touka, kirishima. Yung vinyl figure niya, tapos nakasalin siya sa ibang mga language, sabi dito, zoom natin siya. Nakalagay, warning, choking hazard, may contain small part, wala tayong pakiam dyan, age 40 na pwede mo lang, actually hindi namin talaga siya nilalaro, dinidisplay lang kasi talaga siya, so ayan. Ayan siya, na-expect natin makita sa loob, ayan si Kaneki, nagagalit siya. Ayan, so ayan, nakita na natin siya, ayan may mga salita-salita sa baba. Pwede natin daw sila i-check sa phone ko, Twitter, wala akong Twitter, ayan, Facebook lang meron tayo. So ayan, may FM, ano ba yan, FM radio ba yan, hindi ko natin alam yan, basta ayun, made in China siya, o diba? So ayan, nakasalin siya, so, ayan, so pag nakita natin siya, ayan, nasa standard box siya, na isang vinyl figure, isa na, ayan, vinyl figure, Tokyo Gold, the concept, so, syempre, kailangan buksan, ayan, kailangan natin buksan yan, ayan, kaya sabi sa loob. Natin. Box tagay natin dito sa gilid lang. So ayan, pag pinuksan natin siya, yung isang figure talaga ni Touka. Sa anime kaya tawag siya ni Kaneki na Touka-chan. May-chan. Bakit kaya? Mali naman yung chan niya. Check natin yung chan niya. Ayan, mali. So ayan. So syempre, kasama niya yung isang stand na maliit. Ayan. Ayan, kita natin yung stand. Ayan. So ngayon, punta tayo sa laruan. Ayan. Aha, hindi natin dito mata. Okay naman, maganda. May nakapilit mata ng landi. So, ayan, emo siya. Hindi natin makikita yung isang mata. Tingnan natin yung mata. Alam, hindi natin napuksan. So, ayan, muna tayo sa Kenki. Kenki ba yung tawag dun sa ano? Kenki, tama. Diba Kenki yung tawag dun sa ano? Dun sa power ng mga goal. Ayan, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Tokyo, yung goal sa Tokyo Goal. Well, manood kayo, syempre, diba? Ayan, lalagay natin siya dito. Pati siya natin malagay. Sige, virgin pa. Ayan, ako. Ayun, nalagay natin sa gabi yan. Ayan. Tada! Ayan na siya. So, ito na yung 550 pesos na binili natin. So, ayan. So, check natin. Of course, ang mga vinyl figure, syempre, hindi siya nagagalaw. Yung complete detail. Tignan mo naman, Ben. Tignan mo. Kung paano yung accuracy ng color niya, yung sapatos, yung damit. Para sa di mo nakakalam, FYI, kay Touka-chan, kasi Touka, isa siyang speed type goal. Yes, mabilis kumilos pero mabilis din mapagod. May kapatid siya, yung kapatid niya, pareho silang may parang, pareho yung tsura sila ng Kenki. Kaya nga lang, mas pantay yung dalawa, no? Tsaka, love interest siya ni Kaneki. So, ayan. So, ayan. So, ano pa ba? So, may tanong. Ang pinakamalaking tanong lagi natin tinasagot dito. Yung price ba is worth dun sa laruan? Okay? Ang price niya is 550 pesos. Isang bansa na mahal ang bigas, mahal ang kilo ng sili. Masasabi natin dito na medyo overpriced siya, no? Kasi tingnan mo naman, yung tenga pre, hindi masyado na detail, no? Ayan. So, sa mga figure collector dyan, syempre, alam ko may mga magagalit sa inyo. Syempre, nasasabihin ko na ito isang overpriced. So, man, hindi siya gumagalaw, diba? Anong function? Ilalagay mo lang siya dyan? Ilalagay mo siya dito, ganyan. Tapos, na. Yung parang 550 pesos para sa isang piraso nito.
Pero kung pupunta ka sa Divisoria, may makikita kang picture, may makikita mga figures na katulad ito. Nasa galaro na sa 350 pesos. So, bakit kaya? So, syempre, pwede nating sabihin yung pangalan ng shop na binili, originality. Pero men, tingnan mo naman, men, kung pinagtabi mo siya, at saka yung made, pwede pa rin mo sumbili in China. Kung pinagtabi mo siya yung original version nito, at saka yung isang version niya. Syempre, nauna tayo, syempre, ayaw natin ng mga peke, diba? Yeah. So, original na tayo. Yeah, original. So, ayan, no? Masasabi ko na overpriced, sayang yung pera, pero syempre dahil collector tayo, every time is a piece of art, diba? So, titignan natin siya, art siya, pero sa reality, diba? Syempre, 500 pesos, parang, what the? So, ayun lang, so, tinatapos ko yung video na to. Kung meron kayong suggestion, comment, kung ayaw nyo naman sinabi ko dito, gusto nyo ng iba pang mga suggestion kung anong gusto nyo sila natin i-review, comment down below. So, thank you for watching. Thank you. Basta, sinasabi ko dito na hindi worth yung price sa quality ng laruan. Actually, hindi siya laruan. Figure lang doon. Yeah, so, thank you for watching. Thank you.